Lihim na mayaman. Kabanata 1274. Ang lobby ay hindi isang lugar para magbenta ng impormasyon. Pumunta silang dalawa sa isang kwarto at umupo. Ang human immortal ay nagbuhos ng isang tasa ng tsaa para sa kanilang tatlo at tahimik na tumayo sa lugar. Tumingin siya kay Alexander Yang at Life Ferrying Sword Immortal nang may pagtataka. Kahit na ang kanyang katayuan sa White Lion Hall ay medyo espesyal, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na bumibili ng impormasyon. Tumingin ang matanda sa Life Ferrying Sword Immortal. Masyadong bata ang mukha ni Alexander Yang, kaya hindi niya naisip na si Alexander Yang ay isang junior ng Life Ferrying Sword Immortal. Nagtataka ako kung saan nalaman ng taong ito na ang aking White Lion Hall ay mayroon pang impormasyon na ibibenta. Seryoso ang ekspresyon ng matanda. Ang kanilang White Lion Hall ay hindi nagbibenta ng katalinuhan sa loob ng 100 taon. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang ama ay ang manager ng White Lion Hall, hindi siya makakakuha ng impormasyon upang ibenta. Ako, ang White Lion Hall, ay hindi nagbibenta ng katalinuhan sa loob ng 100 taon. Maaaring walang kabuluhan ang ginawa mong paglalakbay na ito. Oh, sumimangot ang Fate Crossing Sword Immortal. Noong nakaraan, alam lang niya na ang White Lion Hall ay nagbibenta ng katalinuhan pagkatapos ipakilala ng isang kaibigan. Hindi niya inaasahan na mawawala ito ngayon. Nalaman ko rin ito mula sa aking mga kaibigan 100 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, ang gusto kong itanong ay malamang na hindi isang lihim. Nag-seclusion ako sa loob ng 100 taon bago lumabas. Ano ang nangyari sa labas ng mundo? Talagang may ganoong malaking pagbabago sa Southern Wasteland. Kasamang The West, hindi ka taga Southern Wasteland. Tumingin ang matanda sa Life Crossing Sword Immortal at nagtanong na tulala. Hindi, ako ay mula sa Silangang Rehiyon. Ako ay nag-iisa sa Southern Wasteland sa loob ng 100 taon, ngunit hindi ko naisip na pagkatapos kong lumabas sa pag-iisa, ang mundo ay magbabago, at ang aking mga dating kaibigan mula sa Timog. Ang Wasteland ay mawawala rin ng walang bakas. Bumantong hininga ang Fate Crossing Sword Immortal at sinabi. Tumingin si Alexander Yang sa Life Crossing Sword Immortal na may kakaibang tingin sa kanyang mga mata. Noong nasa Blue Star siya, may nakareserbang ekspresyon ang Life Crossing Sword Immortal. Hindi niya akalain na magkakaroon siya ng talento sa pag-arte. Hindi ito pinagdudahan ng katiwala ng White Lion Hall. Tumango lang siya at sinabing, 100 taon na ang nakalilipas, sinalakay ng Devil World ang ating Heavenly Deserted World. Ang buong Heavenly Deserted World ay lumaban ng buong lakas at itinaboy ang Devil Race palabas ng Heavenly Deserted World. Gayunpaman, ang ating Heavenly Deserted World, nagdusa ng malaking pagkatalo sa labanang ito at hindi mabilang na mga sekta ang nawasak. Kamang The West, maswerte at hindi naapektuhan ang iyong pag-iisa. Sa pagsasalita tungkol dito, ang tagapangasiwa ng White Lion Hall ay may halo-halong damdamin pa rin sa kanyang mukha. Nagbago ang mga mukha ni na Duming at Alexander Yang. Hindi nila inaasahan na ang Heavenly Deserted World ay sasalakayin din ng mga demonyo. Alam ko rin ang lakas ng lahi ng Diablo. Ang pagsalakay ng lahi ng Diablo ay nasugpo sa loob lamang ng 100 taon. Mabilis na tanong ni Life Crossing Sword Immortal. Siyempre hindi. Ang manager ng White Lion Hall ay umiling, ito lang ay ang mga powerhouse ng 4 na dakilang banal na lupain ay nagsanib kamay upang pigilan ang mga demonyo sa labas ng Star Path. Ngayon, bawat 10 taon, bawat pangunahing sekta ay kailangang magpadala ng mga disipulo sa bituin. Daan para makipaglaban sa mga demonyo, para pigilan ang mga demonyo na masira ang Star Path at magdulot ng kalituhan sa Heavenly Desolate. Habang nagkukwentuhan ang lahat ay may biglang nagsalita mula sa labas. Young Master Ding, hindi ka pwedeng pumasok. May mga bisita sa loob. Flang. Magwala. Walang lugar sa Southern City na hindi ko mapupuntahan.
Maririnig ang tunog ng pagkabasag ng porselana. Pagkatapos, sinipa ng isang mayabang na figure ang pinto mula sa labas at pumasok. Isang gwapong binata ang pumasok. Sinulyapan niya ang mga tao sa silid at sumilay sa kanyang mga mata ang panghahamak. Nilinggan niya ang kanyang ulo at ipinakita ang isang ngiti sa batang babae na nakatayo hindi kalayuan kay Alexander Yang. Sinabi niya, "Little Shi, kayong mga lingkod ay kailangang disiplinahin silang mabuti. Ding Yuan, huwag kang sumigaw ng matalik. Hindi ako pamilyar sa'yo." Malamig na sabi ng dalaga at puno ng disgusto ang kanyang mga mata. "Xiao Shi, huwag mong sabihin yan. Isa ka lang ordinaryong alagad ng White Lion Hall. Karangalan mo ang mapili ko. Kung hindi dahil gusto kita, binawi na kita. The White hindi rin gagawin ng Lion Hall. Kaaway ka ng Green Sun Sect ko dahil sa iyo." Walang pakialam na sabi ni Ding Yuan. "Young Master Ding, mangyaring mag-ingat sa iyong mga salita." Tiningnan ng manager ng White Lion Hall ang dalaga at malamig na sinabi kay Ding Yuan. "Tumahimik ka." Direktang sagot ni Ding Yuan. "Ikaw, isang manager lamang ng White Lion Hall, ay naglakas loob na magsalita ng walang kaparirakan sa harap ko. Ngayon kung maglakas loob kang magsabi ng isa pang salita, tuturuan kita ng leksyon." Nagulat si Alexander Yang kay Life Crossing Sword Immortal. Iyon ang unang pagkakataon niya sa Heavenly Deserted World at wala siyang ideya kung anong klaseng background mayroon nitong Green Sun Sect. How dare a deity stage warrior na magsalita sa isang Earth Immortal na ganito? Ang Green Sun Sect ay isang third-rate na sekta na may ilang Heaven Immortals na nagbabantay dito. Nang makita si Alexander Yang na nakatingin sa kanya, ipinaliwanag ng Life Crossing Sword Immortal sa mahinang boses. "Tama, brat, umalis ka na dito. Nasa Southern City, ang Green Sun Sect ko ay ang langit." Kampante na sabi ni Ding Yuan. Walang sinabi si Alexander Yang. Iyon ang unang beses niyang pumunta sa Heavenly Deserted World at hindi siya kamag-anak ng mga tao sa White Lion Hall. Hindi na niya kailangang tumayo para sa kanila. "Naaalala ko na ang iyong White Lion Hall ay isang second-rate na kapangyarihan at itinuturing na sikat sa buong Southern Wasteland. How dare a disciple of the Green Sun Sect to make trouble in your White Lion Hall shop?" Naguguluhan na tanong ng Fate Crossing Sword Immortal. Ang White Lion Hall ay isa sa tatlong pangalawang antas na sekta sa Southern Wasteland, at ito ay inilagay sa Southern Wasteland sa loob ng 100 taon. Kahit na ang lugar na ito ay teritoryo ng Green Sun Sect 100 taon na ang nakalilipas, ang mga tao ng Green Sun Sect ay hindi mangangahas na gumawa ng gulo sa White Lion Hall. Hindi kaya may malaking nangyari sa White Lion Hall sa nakalipas na 100 taon. "Mga bisita kayong dalawa, umalis muna kayo." Napangiti ng mapait ang manager ng White Lion Hall. Pagkatapos, tumayo siya at tumingin kay Ding Yuan at malamig na sinabi, "Ding Yuan, kahit na ang lakas ng White Lion Hall ko sa nakalipas na 100 taon ay hindi kasing lakas ng dati, hindi ito isang Green Sun Sect na maaari mong ibully. Ang aking White Lion Hall ay naglagay ng maraming pagsisikap noong tayo ay nakikipaglaban sa lahi ng Diablo. Ang lahat ng mga sekta sa Southern Wasteland ay kailangang ipanggako ang kanilang katapatan sa aking White Lion Hall. Kung manggahas kang gumawa ng gulo sa aking White Lion Hall, hinding-hindi bibitawan ng buong Southern Wasteland sect ang iyong Green Sun Sect." Paalis na sana si Alexander Yang at ang isa pang lalaki nang marinig nila ang sinabi ng punong tagapangasiwa ng White Lion Hall at tumayo sa pintuan. Tila talagang hamina ang White Lion Hall, ngunit tila hamina dahil sa paglaban sa lahi ng Diablo. "Hahaha." Nang marinig ito, tumawa si Ding Yuan nang walang katapusan. Ang lahi ng demonyo ay pinatalsik na sa Southern Wasteland sa loob ng 1 dekada. "Talagang malaki ang naiambag ng iyong White Lion Hall 1 dekada na ang nakalilipas. Maging ang clan head na si Su Zhengdao ay malubhang nasugatan matapos pumatay ng isang demonyong eksperto na naging dahilan ng pagbagsak ng kanyang kaharian.
Ngunit makalipas ang ilang dekada, sa tingin mo ba may mga taong nakakaalala pa rin sa kabaitan mo? Nang makita ang mukha ni Ding Yuan na puno ng paghamak, naging pangit ang mga ekspresyon ng Katie Wala ng White Lion Hall at ni Sushi. Noong lumaban siya sa lahi ng demonyo 100 taon na ang nakalilipas, kinuha ng kanyang White Lion Hall ang halos kalahati ng mga mapagkukunan. Halos kalahati ng mga eksperto sa bulwagan ang namatay sa labanan. Ilang dekada na lang ang lumipas mula noon. Ang bawat pangunahing kapangyarihan ay gustong sakupin ang negosyo ng White Lion Hall na kumalat sa buong Southern Wasteland. Kahit na ang mga third-rate na sekta na naghahanap ng proteksyon mula sa kanila noong nakaraan ay nais na makakuha ng bahagi ng mga kita. Dahil nasabi mo na, sasabihin ko na lang. Huminto si Ding Yuan sa pagpapanggap sa oras na ito, at malamig na sinabi, ang White Lion Hall ay pinahihintulutang umalis sa Southern City sa loob ng 3 araw, at lahat ng hindi pinapayagang kunin ang mga ari-arian. At saka, gusto ko ang babaeng ito. Bawal kang umalis sa Southern City. Ang Katie Wala ng White Lion Hall ay puno ng kalungkutan at galit. Sobra ito. Namula rin ang mukha ni Sushi. Sa sandaling ito, isang boses ang tumunog. Ngayon, sa sikat ng araw, maaari kang maging kayabang kapag sinubukan mong magnakaw ng mga ari-arian ng ibang tao. Tumangala si Sushi at nakitang ang nagsalita ay ang binata na kagagaling lang para bumili ng impormasyon. Abangan ang susunod na kabanata.